magandang 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 umaga po muli sa inyong lahat mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao and of course ganun na din po naman sa aking mga kababayan na sa labas ng ating bansa sa inyo po kumusta po kayo at sana ligtas kayo sa anumang oras at malayo sa kapahamakan ito po muli ang Islas Pilipinas Channel na muling nagbabalik upang maghatid ng mga balita noon at ngayon shout out po sa MITE member Dr. Nubales at kay Honorable Councilor Angie Ramos at sa MDRRMO Don Donis Kiryu and kay Vice Mayor Elina Zia Baliti at sa kay Administrator ni James Silispara and also sa our Honorable Mayor Clara Silispara Grimio and also sa aming birth sa Barangay Salvation na naka-duty during sa panahon ng pandemya shout out po sa inyo at ganon din po naman sa aming kapulisan na patuloy na ipinatutupad ang kanilang trabaho upang nga maisaayos ang kapakanan ng aming bayan sa Bubun especially sa amin sa Barangay Salvation. At also sa mga barangay captains sa Bubun, William Litin, barangays, hindi ko na pangangalanan mga kababayan dahil marami po kayo na is ko lamang po kayong shout out mga barangay captains and all barangay captains in Litin, barangays sa Bubun. At yun po mga kababayan, sila-sila po ang mga kasapi sa Bubun Municipal Interagency Task Force. Mga kababayan, gusto ko lamang ipapanood sa inyo ang mga naging kabutihan ng mga FLM supporters, FLM bloggers, FLM defenders, ang kanilang mga naging partisipasyon sa ngayon na panahon ng pandemya dulot nga ng COVID-19 na ito. Isang defender ni Francis Leo Marcos ang namigay ng tulong kasama si Sek Yama at ito mga kabayan ay si Allen React TV. Sa iyo po, Sir Allen React TV, maraming maraming salamat po sa inyong pagkamatungin. Alright, good morning mga ka-react. Ngayon, so, eto ngayon, mamimigay tayo ngayon ng ayuda, konting tulong dito sa Camarin. Kasama natin nga pala sila, Sek Yama, magkikita-kita na lang tayo doon. Pero ngayon, magbubuhat na kami. Yan, ikakamada na namin sila. Magbubuhat na tayo. So, tara. At iyon po mga kabayan, si Allen React TV na kung saan ay mamimigay siya ng kanyang relief goods sa Camarin at kasama niya ang secretary ni Francis Leo Marcos at ang iba pang mga supporters kasama nitong si Allen React TV upang nga mamahagi sa kanyang konting tulong. Asa, kahit pa napakarami ng mga hindi makapa. So yan, papunta na tayo sa Camarin sa Caloocan. So, hintayin na lang natin doon. Ah, magkikita-kita na lang tayo doon nila sa Kiyama. Ayan pa yung mga bit-bit namin. Oh. 86 yan. Ang pamilya matutulungan natin yan. So, kahit pa paano makakatulong na yan. So, kasama ko ngayon si Kulot. Saka si Papa. Ayan. So, tara. Tayo dito kay ano Angel Butterfly yan siya. Good morning, good morning. Hi, kasama sa vlog. Yan, Angel Butterfly po.
Dito na kami. Ayan, si ano na lang. Saan ba tayo liligo dito? Diyan po pa. Tignan lang natin si Sekiyama. Ha? Saan ba ang ating ruta? Yun, mga pinsan, kain muna tayo. Tagal na ni Sekiyama eh. Kaya kakain muna kami si, ano, si Angel Butterfly. Oh, mga pinsan, ito, makikita nyo na ngayon si Angel Butterfly. Hello! Oh. Angel Butterfly! Nakaka-starstruck si Sekiyama oh. Ayan oh. First time. Ha? Anong gusto tayo? Ang layunin ko lang naman dito ay makatulong. Hindi para makaperwisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinipersecute. Poko na yung gold dyan sa kahit anumang illegal na aktividad. Yes, hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold-upan o kung anuman. At dito po mga kababayan, ating pong mapapanood na talagang tumutulong itong mga supporters ni Francis Leo Marcos, vloggers, defenders at mga small YouTubers, sila po'y ay nagtutulong-tulong upang nga mamahagi sa konting tulong nitong CLN React TV. Sana mga kabayan, yung mga mayayaman pa na iba na natutulog dyan ay tumulong ngayon dahil ngayon ang panahon na kailangan ng ating kapwa na sila'y matulungan dahil nga sa sila ay hindi makapagtrabaho dulot nga nitong COVID-19 na ito. Ito po mga kababayan ay nagpapatunay lang na malaki ang naitulong ni Francis Leo Marcos sa kanyang paglitaw at sa kanyang panawagan na Mayaman Challenge. Dahil nga kahit walang urkakirap kakapiranggot lang ang mga naitutulong nitong mga supporters ni Francis Leo Marcos ay minabuti nilang makatulong upang nga masagot or makiisa sa panawagan ni Francis Leo Marcos na tulungan ang ating kapwa na nangangailangan ngayon dahil ngayon ang tunay na kailangan ng ating mga kababayan dahil nga sa COVID-19 na ito. Sana lang yung iba dyan na hindi pa or siguro sabi pa nga ni Francis Leo Marcos na natutulog pa ngayon na ang panahon na gumising sila. Samantala mga kabayan, marami din naman ang mga tumutulong na hindi lang nalalaman tulad na lang ng iba dyan, hindi na nagpapabanggit ng kanilang mga pangalan. Pero marami din naman ang tumutulong sa ating mga kapwa, mga nangailangan, maraming. Subalit mas kailangan pa ngayon ang mas marami pa sanang tumulong sa ating mga kababayan, mga naghihirap dulot nga sa panahon ng pandemya nito. Kaya sa iyo, Alin React TV at sa ibang mga supporters, vloggers, defenders at sa mga iba pa na tumutulong sa ating mga kapwa na mga nangailangan, sa inyo po, maraming salamat po at andyan kayo upang umalalay sa ating kapwa na mga naghihirap sa panahon ngayon ng pandemya nito. Una-una, respeto ko kay Ate Perlita at saka kay Ate Pinky. Pasensya na po kayo. Pati na rin kay Manong Nonong na yung kanya pong kaluluwa ay sana'y sumalangit mga po. Pasensya na po. Ayoko po talaga magbigay ng kahit anumang komento. Pero may mga bagay ho na hindi ko na ho kayang dalin ng aking puso. May mga bagay na hindi na ho kaya ng dibdib ko. Apektado rin ho yung mga kapatid ko sa ina at yung ate ko, apektado ho eh. But for God's sake, meron lang ho akong gustong sagutin. Ito hong matanda na ito. Ang kanyang ginagawang pagtulong sa kapwa-tao.
marami ang naniwala na totoo ang kanyang pagiging philanthropist. Milyong-milyong piso daw ang pinamimigay niya bilang tulong. Tatang, 5 video niyo ho na ginawa ang narinig ko na. Iba't iba na. Uulitin ko, hindi ho milyon lang ang nagagastos ko. Milyon-milyon ho talaga. Ang hindi lang ho maganda, may sinabi ho ito na ang anak daw ho ng Pacifico Edralin Marcos, sumalangit na po ang kaluluwa ni Ma'am Lloyds. Pasensya na po kayo. Ate Pinky, Perlita, ayoko talaga magsalita ng ganito. But I have to put this on end kasi nasasaktan na ako eh. Kumbaga, ang layunin ko lang naman ay makatulong sa ating mamamayan. Hindi naman ako namumulitika. Tahimik naman yung huyong buhay ko. Pati huyong aking inay na hauungkat pa. Ayoko na akong palabasin ang aking ina. Pero kung kinakailangan siya'y lumabas, lalabas ko siya. Ako ho'y napapagod na. Ibinuhos ko na ho yung buhay ko para sa pagtulong sa ating mamamayan. Itong akusasyon ng matandang to, ang dami ko narinig na ang sasakit na salita na pinagbibitawan ng matandang to, na ako raw ay isang hustler. Hustler ho ako sa pagtulong sa kapwa-tao. Dahil magmula ho nung nagkaisip ako, ng 22 anyos ho ako, wala na ho akong ginawa kundi mag-humanitarian sa sarili kong kakayahan. Ako lamang ho ay nabigyan ng Panginoon na sapat ng kaisipan, masipag na katawan, kaya ho ako'y umunlad ng ganito. Siyempre, kasama na rin ho yung mga ibinigay sa akin. Ngayon, kung sinasabi nyo na 3 lang ang anak ni Pacifico Edralin Marcos, o sasabihin ko sa'yo, 6. Pwede ko pa hong pangalanan lahat ng 6. So, kung hindi mo alam, take yung source mo. Yung source mo yung pay. Natatawa ho ko sa inyo, tata. Sabi niya ho sa mga video niya, unang tingin pa lang daw niya sa akin, hustler na. Opo, hustler ako sa pagtulong. Sinasabi ko daw ay nang iiskam at si Bernard yung daw ay aking financier. Brad, si Bernard ang may utang sa akin. Yes, I have all the evidence here. At lahat ng tauhang ko rito, alam nila kung sino yung may utang. Hindi ko ugaling mangutang at hindi ko ugaling mang-iskam ng tao. Dahil marunong ho ako maghanap buhay at ako ho'y nagmana, ako ho'y binigyan ng kabuhayan ng aking mga ninong, mga ninang, mga tiyuhin, mga kamag-anak ko. Ngayon, oh, yung sinasabi nyo na may source kayo na ang anak ni Pacifico ay 3 lang, si Mariano, Pinky, Perlita, mali ho kayo. 5 pa ho ang buhay na anak ni Pacifico Edralin Marcos. Pero yung anak po niya sa first family niya na sila Tita Lloyds, 2 na lamang po dahil sumakabilang buhay na po si Mariano Marcos II. Si Ate Pinky na lamang po at saka si Ate Perlita ang natitira. Sorry po, hindi ko po ito gustong gawin. Ate Pinky, Ate Perlita, Ma'am, pasensya na po. Pero ako lamang po, kaya ako po ginawa tong reaction video na ito dahil labis na ho akong nasasaktan. Marami na ho silang idinadamay. Kung may problema ho kayo sa pagkatao ko, yung nanay ko ho ang tanungin nyo. Pero ang natatandaan ko lang ho sa buhay ko, hindi ako nang hingi ng kahit anong pabor sa pamilya Marcos. Bagkus! Wala ho ko sasabihin. Basta bagkus lang. Pasensya na po. Hindi ko po... I don't mean to say this, but... Pinky, sorry. Pasensya na. Nasasaktan na lang talaga ako eh. Masakit na ho masyado. Sasabi ko, kung sino ho ako, nanay ko ho ang gumawa niyan. Hindi ko ho yung kagustuhan. Kaya lang itong matandang ito, hindi ko alam kung gano'ng kabalasubas itong matandang to. Eto? Ay, hindi ko alam eh. Ang dal-dal ho nito. Ang source daw niya ay malalapit sa mga Marcos. Pangalanan niyo ho kung sino yung source niyo. I'm sorry to tell this, pero alam niyo, napupuno na rin ako eh. Na tingnan nyo, inaabot ho ko ng umaga para lang mapaglingkuran ko yung mamayang Pilipino. Alam nyo, kung anong oras na. Ayan o, alas 4 na. Bakit ho ako'y gising pa? Eto o, yung madaling araw na darating para ma-pick up ho itong 200 PPE na ito. Ayan. At yung mga gatas na nandirito ngayon.
Fake news ho yung pinagsasabi nyo. Ha? Hindi ho tatlo ang anak ng Pasipiko. Anim ho. Lima pa ho yung buhay. Ha? Ngayon, ngayon, kapag ka pinihilit talaga nyo ako, eh palalabasin ko ho yung tatlo pa. Palalabasin ko ho yung tatlo, maliban ho kay Ate Pinky at kay Ate Perlita. I'm sorry. I didn't mean to drag your name. I'm sorry. But this man drag it first. This man, in the name of Manuel Mejorada, drag your name. So ako'y rebuttal ko lang ho ito. Actually, napakarami niyan. Once again, Ate Pinky, Ate Perlita, alam ko nasa ibang bansa si Ate Perlita. Ate Pinky, sorry, I didn't really mean to drag your name, but this man in the name of Manuel Mejorada, drag it first. So gagawin ko lang ho ito, ito na yung first and last na magsasalita ako. I don't want to speak about Senator Marcos, he is a good leader. Yun lang masap, ito tandaan nyo, sinabi ng Biblia, what you do, kung ano ang ginawa mo sa pinakamababang uri ng aking breten, ay ginagawa mo sa akin. Ako po, wala naman ho akong ibang hangarin, kundi ang makatulong. Eh, binuhos ko na nga ho lahat. Lahat-lahat. All out na ako. 600,000 tonelada na ho yung aking napapamigay. Siguro ang gatas ko na ipamigay ay libu-libong sa... Hindi ko na ho mabilang. If I will put it in millions, sobrang daming millions po ng nagastos ko na. Sobra na ho. Baka kalahati na ho ng isang ira ng isang buong munisipyo yung aking nagastos. Tapos ganyan po. Kaya nasasaktan na rin po ako, mga supporters ko. Maraming maraming salamat sa inyo. Hindi po ako titigil sa pagtulong. Maraming salamat po. At yun po, mga kabayan, ang kasagutan ni Francis Leo Marcos sa mga banat ni Manuel Mejorada. Ang tanong, may naitulong ba itong si Manuel Mejorada? Dahil sa kanyang ginawa ay parang inayawan niya o umayaw siya na tulungan ang mga tao ni Francis Leo Marcos. Once again, ito pong muli ang Islas Pilipinas Channel na muling nagpapasalamat sa inyong panonood at sana mga kabayan, masubscribe niyo po ang channel na ito at mapindot na rin ang notification bell upang sa muli ay inyo po akong masamahan muli. Maraming maraming salamat po and